pare, huwag mo nang bagalan. Get it done. On the way sa pera, dapat mong sundan. Kasi saan ka pupunta, pataas lang tamang way. Bumagastos ka, ako pumapaldo pag holiday. Nasa akin ang supply, hangga't meron pang demand. Mga runner ko, naghihintay lang ng aking command. Isang tawag lang sa... And we're back. Nandito na naman tayo sa ating Two Joints Life and Style Podcast. Hindi ko napapakilala ang iba. Hindi, Dong, i-introhan mo yung special wait, guest wait, natin. Wait. Di kita sa sino? Kika, okay, pasok, okay. Kayun nga eh, hindi ko napapakilala yung iba. Ang papakilala ko na lang ang ating special guest. Yeah. Most requested. Wait lang, bago natin siya ipakilala, ano muna yung mga sasabihin natin sa kanya pang intro? Siya ang presidente ng Orbida. Yeah. Taga bukas ng pintuan ng bukas langit. At taga sarado ng pintuan ng langit. Recipe? Yep. Yeah. Walang iba. Ninong Chicken. Most requested. Most requested si Ninong Chicken. Basahin niyo sa comment. Ako talaga. Most requested si Ninong Chicken. Alam mo din na ikaw ang most siyempre, requested. Lahat. Christmas koy, edition, koy. Koy. Sininong lagi. Yeah. Ito naman talaga, di ba? Ito na. Lapit mo, Gagi. Di ba? So, sa buong taon, ako talaga pinakaihintay. IMC. Talaga naman. Talaga, IMC. Oh. May isang taon na. Ano ko nga nagsabi kanina, most requested to eh. Yun. Okay, okay. Most requested. Ba't kaya? Siyempre. Bakit kaya? Malupit, siyempre. Ano ba? Di ba? Pag tinawag, di ba yun talaga yun eh. Tatawagin ba Ninong yan kung wala lang? Si Ninong, paano ba natin nakilala to? Yamaha Nights. Ako bang... Kapagal. Yamaha Nights, makapagal. Makapagal. Ah, doon. Makapagal. Oh, kung naabutan niyo yung mga... Anong title nun doon para masaya Yamaha sila Nights. Sa YouTube? Ano? Wild Dogs TV. Yamaha Nights. Yamaha Nights. Alam ko yung pinaka-last edition na lang ano yun, makapagal yun. Kung naabutan niyo yung mga karera dati sa makapagal. Nandun ka ba nun, Doy? Yung nakita kami nito? Nandun ka? Wala siya nun. Nandun ako sa dun. Hindi pa kilala. Sa kabilang side, sa shell ako. Sila manok, mga Tondo Boys nandito sa Petron. Mga Cebu doon. Hindi, yung mismong video namin ng Wild Wala Dogs. Wala pa siya doon. Matagal na yun. 2000. Wala year yun? 16? Mga ganun. 15 parang. Matagal. 15. Search nyo sa YouTube yun. Masayang video yun eh. Sabi Wild Dogs TV Yamaha Nights. Ang sabi ko, Koy, kung tatakbo ko, matatakbo. Dito ka lang. Bakit ang tayong polis? Nagtatakbo dyan. Ah! Naalala ko, yung bata na nanginginis sticker. Pero mo naman bike. Tapos na po yung sticker. Ayaw bigyan. Ito bibigyan. Doon ko nalaman ang presyo ng daily flight na araw-araw Sunday na sticker. 50 pesos. Tangin na talaga. Noong una parang weird din, no? Makarinig ka ng sticker na binibenta. No? Ako noong una ka rin narinig na may ganung diskarte pala. Sticker? Free lang yan eh. Parang ganun sa mata ko ba? Eh si Koy ganyan. No? Bundle. Oh. 50? Bagal si Koy. Araw-araw Sunday. Sunday. Pero tangin na saya nung gabing yun, Tol. Tangin na. Sobra. Parang ano siya eh, unang panahong Pilipinas, yung parang lawless. Oo, no, walang siya batas. Siya yung pinaka-fast and the furious ng motor talaga. Ng motor, no? Tuwing Friday talaga yun. Friday night talaga. Bumet, Metro Manila, QC, Manila, lahat talaga nandun. Samot sa rin tao ni nandun. Saya nung gabing yun, tangin na yan. Kaso yun nga, bigla rin nawala. Ba't kaya nawala yun, no? Nawala. Meron, sabi natin. Lapit mo. May criminal nangyari dun eh. Lahat niya, kompleto lahat dun. Karnaping, masamang tao, lahat talaga. As in, nandun na. Ang daming tao lagi. Doon talaga. Kaya lahat sa musaring tao na nandun. Tapos bigla lang pinagbawal din ng blue wave. Yun nga, yung mga bawal na tumambay sa mga gasoline station. Maraming motor. Private na rin lang ano eh. Yung lugar na yun, no? Naging private, no? Yes, naging private na. Yun. So, dahil sa dun sa sinasabing krimen, kaya siya na-stop talaga? Oo, sa krimen na yun. Sa nasaksiyan namin. Talagang ano eh, hinahunting talaga yung kung ano man yung insidente na yun eh. So, yung huling nakita tayo, yung nakita tayo doon, yun na yung huling gabing yun? Tapos hindi nasundan yun? Hindi nasundan. Ito, hindi classic pala yung... Classic talaga. Kasi kung sino pupunta ng gabi na the following night na yun, ay, posoy ka doon. Kasi hinahanap niya kung sino yung mga nandun eh. Kaya wala na talagang magpunta. Wala, sobrang ano. Pinaka sa mga umaabot talaga ng makapagal days, iba talaga yun. Stig talaga, stig. Kakarera nga dun eh. Ba, araw-araw. Tandaan nyo na.
Di mo naabutan yun, Del. Tiga-pasay ka. Di ko naabutan yun, pero matanda na sila. Matanda. May mosque pa rin, patre. May mosque pa sa amin. Alam ko yun, sa may Makapagal yun eh. May ano nga dun eh. Kunyari, kakarera sa sobrang gulo nga nung Makapagal. Kunyari, may hindi sila gusto na rider. Mm. Babarilin talaga nung mga... Oh. May mga ganung dito mo ikwento. May mga ganung panahon. Totoo, may ganun talaga. Sa Makapagal, yung karera, tapos may hindi sila gusto. Na rider babarilin talaga ko eh. Tsaka yung era na yun, talagang palaki yan ng babarilin ka talaga nasa starting ka lang talaga, yeah, talaga. Mag-uumpisa pa lang kayo. Babarilin ka nila pag alam na nila mananalo ng ganun. Oo nga, samutsari. Wala na, iba na, iba na. Sobrang iba na yun, ibang iba na yun. Grabe, no? Di ka kaya sa car meet, sobrang ano talaga, kalmado lang. Oo nga, tol, kasi nung sa tingin ko, unang anong ko yun eh, first time kong mag-attend ng ganun, ng motor. Siyempre, car meet ako sanay, di ba? Naguluhan ako. Naguluhan si kayo nun. Parang ang chaos talaga. Sabi niya, oh, bakit may police? Koy, dyan ka lang. Steady ka lang. Kakaalis dyan. Dyan ka lang. Dinga, dyan ka lang. Dyan ka lang. Ako nagpauso ng face mask. Di ba naka-face mask ako nun? Agal mo na pala may COVID nung? Di, COVID. Ano nga, disguise nga siya para di ka lalong makilala. Ano nga, kasi mainit yung event na yun lagi. Disguise ka pa sa tattoo mo, pre. Paano ka mag-disguise sa tattoo mo yan? Galing ah. Okay. Dapat nagsuot ka ng pang diving para nakatakip lahat. Tama. Disguise eh. Yung mga nakaranas pa nung Makapagal days, comment nyo ang yung mga hindi nyo malilimutang. So, mga umabos sa Wild Dogs TV. Yun, dun. Yamaha Nights. Ito kami first time nakita ni Goy. Ano ba yung mga 2015. Mga ganun. Tandaan nyo na nga. Tayo na nung yung pag pinanood mo nga yung video talaga natin, yung nag-uusap tayo nun. Parang unang usap natin. Mukha tayo nag-aaway dun eh. Oh, kasi parang ganun-ganun. Hindi kasi sa likod din namin yung kotse eh. Ayun yung pulis eh. Black and white pa nun, no, Kika, no? Anglin. Gago. Yung TV, yung ano daw, video nyo, koy. Black and white daw yung video nyo. Parang, kaya ano, huwag kang magsalita ng ano, mga ganun. Bawal yun sa podcast. Pero nag-usap kami ni Ninong nun. Wala ko naiintindihan eh sa mga sinabi niya. Di ka nga tumakbo nun eh. Parang wala ko naiintindihan nung sinasabi. Pero nakita talaga yung mukha ni Goy talaga. Yung nanghiram siya ng bike. Kanya, Toy, pera ng bike. Yoko. Tapos nabigay siya ng sticker. Yung bata na, oh, ito na yung bike ko. Oh, hindi. Hindi. Tawag nyo talaga. Tabla rin eh, no? Tabla ka talaga. Tabla ka. Sabi ko sa mukha ni Goy. Di mo pinahiram ha, tabla ka. Ano, hindi ko maalala. Hindi ako pinahiram ng bata ng bike. Inahiram mo yung BMX niya. Ayaw niya ako pahiramin. Ayaw pahiramin. Tapos nung nabigay ka ng sticker, lumapit siya. Mm. Idol, ito na yung bike ko. Ay, hindi. Tinabla ko rin siya. Ibang bata yata yung hiniraman mo. Iba yung bata yung hiniraman mo. Eh, malakas niya siya mga sarang bata. Oh, ano, wala ka. Tapos yung camera rolling lang. Sabi ko, sira ako talaga to. Malaki na yung batang yun ngayon. Yeah. So, Christmas season ngayon, so malamang... Merry Christmas. Merry Christmas, everybody. Palduhan kayo. Merry Christmas. Palduhan lahat. Namamas ko po. Mm-hmm. Yep. So sa Christmas season, may gumagastos at may nagbebente. So sa table na to, mga ano, hindi kayo buyers malamang. Cash in, cash out. Si Frank, simpleng masaya lang si Frank. Hindi nagsasalita. Araw-araw Christmas din eh. Sa ako naka-green, alam niyo na yun. Benjamin! The color of money. Gagi nagpa-Christmas party si Frank ng dalawang sunod na araw sa mga staff employees niya. Ah, nice! Ganda! Saya. Nung pag tinitingnan ko, tayo na, laki rin nagastos ng Christmas party na to. Mm-hmm. Dami regalo mo doon, no? Mm-hmm. Tayo na, napagod nga ako kakabigay nung regalo eh. Mga pang Noche Buena. Noche Buena pa. So, yung napagod ka ba mamigay ng 1,000? Oo. Oh. Hindi, ikaw yung napagod na okay, mamigay ha? Ng 1,000. Okay, nagturo. Okay. Gagi tol, masaya yung Christmas party. Yeah. Christmas party na ba kayo ng recipe ano nyo? Yung recipe wala pa. Pero wala yung pa. Sa grupo ko sa nasa Renew for Vida katapos lang namin. Yun din naman yun eh. Nandung kami. Yung party na yun, yung sa nasa yung pinatigil ni Cap. Shoutout kay Cap. KJ mo. hindi KJ si Cap. Boy na nga yun eh. Nagpa-missgay kami. Dance contest, ano pa ba? Yun na nga eh. Bakit tayo walang Christmas party dong? Ikaw ang sabi, ikaw lang alam yung kwento. Wala, matagal na talaga aming ganito yung kumpanya namin, wala aming Christmas. Kasi
kahit anong araw gusto namin magpasko, kaya namin. Uh-huh. Di lang namin pinipili. Para gusto ko lang. Pero ngayon, nung sabi nga ni Nino, okay. Ay ni Koy Koy, kung ayaw mo na ganun yung kumpanya namin na walang Christmas party, uh-huh. Di umalis ka sa kumpanya namin. Umipat ka sa ibang may Christmas party. Gusto ko umalis yung munita-munita. Umaga. Nakakamiss din naman yun. Ayun. Pero no, sa hindi na Christmas party yun sa ano eh, no? 31. Year end. Year end. After na Christmas, sabihin yung date. Ay, sorry. Ay! Magpe-perform siya tol dito sa bahay. Nung, doble kara. Oh! Yung babae lalaki. Oh, tukoy muna ako ngayon. Tukoy. Yo, sa mga nanonood, abangan nyo talaga to. Abangan nyo. Ako talaga nagsabi talaga na talagang marunong kumanta talaga si Budoy. Ay, wala ka naniniwala sa akin. Talent scout ka pala nung. Wala ka naniniwala. Hindi nyo lang alam, talent ni Budoy. Yo, kung alam nyo nung pag nag-video. Kala nyo motor-motor lang si Budoy. Sobrang lamig ng boses niya ni Budoy. Kumakanta nga to habang nagkakarera eh. Oo. Sobrang chill niya. Pampakalma niya. Pampakalma niya. Panis. Ano ba? First question ba tayo? Marami to. Hindi, magkwentuhan muna tayo. Ha? Hindi, sige. Question. Ano yung ano mo dito? Doon ba tayo sa mga seryoso muna? Round one. Seryoso agad. Seryoso? Ha? Pagkutin mo na si Nino ng mga negosyo questions. What? Eh, mga gusto ng tao eh. Paano umasel? Yan. Paano umasel? Ito lang, katapusan. Nung paano yung... Sige, tungkol sa negosyo, yung mga boring na ano muna. Subukan ko, kaya ko yan. Subukan natin. Be, para sa lahat na rin to. Okay. Tanong ni Miko Ramos, 97. Okay. Nung nag-start ka ng business, may nagturo po ba sa'yo or may pinakikinggan ka o self-learning? Okay, kung for me. Oh, sige. Iba-iba tayo. Okay. Sa'yo magsisimula nung dahil ikaw ang... Sa akin muna. Mag-throwback muna ako. Rinig ko si Koy-Koy sa araw-araw Sunday. 7-11, araw-araw Sunday. Sabi ko, takay ng lyrics ito para itong kako sa gitara na ito. Aso iniintindi ko lyrics niya, shit. Takay na ako yun. Tapos sinundan ko na sinundan yung lyrics niya. Shit, ginaganaan. O tara, sa lahat ng mga viewers, yo, painggan nyo lagi mga unang album ni Koy-Koy. Yun talaga totoong gasolina eh. Papainggan mo yung mga kanta ni Koy-Koy ngayon para sa mga championship na lang talaga yun. Depende sa mga kahinaan mo, sa hate, ganun-ganun. Pero sa mga lumang song niya, shit, talagang gasolina. Nang nagsisimula yun eh. Oo, no? Doon talaga. Totoo. Tapos, itindihan ko rin yung tipensa mo yung mga nangihirap po ba, mga bla 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 lang ganun. Sabi ko, totoo nga. Magaling tong payat na to. Oo, tapos sabi ko talaga yun. Tapos, wala na rin yung, kung wala naniniwala, yun sasabi nga na, wala naniniwala sa'yo hanggat umaandar na. Mm-hmm. Shit, nung umandar na, tangina, patay kayo ngayon. Sunod na. Yari kayo. Tapos din, yun. Makinig kayo ng Bugoy na Koy-Koy Music at Espresso Music. Sagot. Sana nga. Ano uli yung tanong, Koy? Nung nag-i-start ka ng yun, business. Ano nga ba yun? Sa Bugoy na Koy-Koy yung naging ano niya. Bugoy na Koy-Koy, inspiration ko talaga. Naging gasolina. May nagturo. Yes. Ang nagturo. Turo. Yun eh, lyrics na yun. Yun eh. Mm. Pag di pa rin natindihan yun. Sabagay, kung nag-i-start naman ang tanong dito eh. Mm. Ang ano mo lang naman yung pag-start nun eh. Yun ang importante dun. Isusimula mo lang kung anong mga head start. Yung mga kinakatakot mo, babanggain mo lang. Yeah. Mga pang-start lang naman to yun dito sa mga komplikadong shit eh. Yep. Kasi nung nagkita kami, basta nagkita tayo nun Nok sa isang hip-hop event sa Cubao. Isa pa. Yeah. Yun yung pangalawa na nun eh. Pangalawa. Tapos ang awkward pa ng position natin kasi nasa taas ako ng hagdan tapos nasa baba ka. So, buong ano nakayuko ako nag-uusap. Ha? Dito, tapos nagbubulungan lang, tapos ang lakas ng sounds, di ba? Sounds. Parang ang sabi ko kay Nok man nun, Nok, ang hilig-hili mo mag-post sa mga social media. Pirahin mo na yan, sayang naman yan. Anong, ba't ka, lumaway ka dun sa baha? Yun. Nang wala namang, wala kang pinera dun. Sabi ba ni Koy-Koy, Nok, ikaw lumaway sa baha? Oo. Kago ka. Sabi niya, kago ka. Yun. Sino nag-upload? Yun yung nag-upload eh. Ayusin yun. Yun ang point ko, parang kumbaga, sayang yung nilangoy mo sa baha. Kung hindi naman pumeras yung paglangoy mo sa baha na yun. Pumasok pa yung baha dun sa
butas ng puwit mo, wala kang pinera. Diba? Pero yun nga yung kwento. Ano nga eh, ang connection nga, God did eh. Kasi kata nagkikita mo ni Koy, may improvement ako na nagagawa eh. Mm. Hanggang sa, mag-vlog ka na. Asama ko si Ives noon. Ito na unang upload ko, sama si Lakika noon eh. Tapos sabi ko, oh shit. Tapos, no, nakamonetize yung YouTube mo. Hindi ko alam eh. Hindi ko pinapansin, hindi. Basta ina-upload ko lang, ina-upload ko. Oh, napansin ko kasi si Tol, ang hilig mo rin talaga mag-video-video yung sarili mo, picture. Kaya nga parang andali na lang sa kanya yung mga vlog eh, dahil dati pala niyang ginagawa yun eh. Iyabang ko, lahat nga sila nung PPP eh. Ayaw na magsalita, no? Natural lang sa kanya. Natural lang sa kanya, no? Kaya easy lang. Diba, Ives? Wala nga pakialam si Nino kung maraming views o ano eh. Sabi nga ng best friend niya. Oh. Ito, kung hindi niyo alam, mag-best friend to si Budoy at saka si... Sa behind the scene, mag-best friend to. Sabi ni best friend, si Ninong ang confidence. Confidence. Dati pa lang. Oo, dati pa lang. Gumaganon yung confidence niyo. Takos ang ilong ko, di ba? Sa ilong ko. Oo nga, no? Wala, basta in-upload ko, tapos. In-upload ko, tapos. Pero, ang tingin ko talaga sa, yun, puro memories ko lang din eh. Nakita ko from zero. Diyan ako ni-reject, diyan ako sinermo lang, diyan ako, lahat. Lahat nandun, lahat ng journey ko nandun lahat. Android pa, pinag-awayan pa namin yun. Android na phone, di ba? No, Android pa rin. Tol, pansin ko kasi sa mga may Android na phone, loyal sila sa Android na phone nila. Kala mo vegan eh. No? Oo, para silang mga vegan. Pinaglalaban ko yun, no? Pinaglalaban talaga. Kung baga sa controller, madali siyang pindutin eh. Ganun. Kabisado pa yung mga features. Aha, ano, panis yung iPhone. Dati pa yung ano, Android. iPhone ngayon lang. Ganun, di ba? Isipin mo, vegans. Years kami nagdidebate ni Manong. Tagal talaga nun. iPhone, kailan lalaitin ko yung... Kahit yung pinakamahal pa na Android yung binibili niya ko, di ba? Koy, Android na to. Gentlemen na yan, Android pa rin. Yan ang lagi ko sabi sa'yo, Android pa rin yan. Android pa rin. Parang ako baga, Pepsi pa rin yan, hindi yan Coke. Ganun, di ba? Pepsi pa rin yan. Pero maganda talaga yung, like, yung Samsung na Android, yung feature-wise. Kasi talaga, gets ko. Di ba? Kaya lang, kaya ako nag-iPhone talaga kasi pag in-upload mo sa social media, sobrang talaga. Ang tagal bago na ayos ng Android na luminaw yung upload. Ha? Hindi ko mag-gets. Ano? Pag Android yung phone mo, nag-upload ka sa social media, lalo na sa IG, iba talaga ng quality. Iba. Uy, totoo. Kahit magandang yung camera nila. Kahit tol, pinakamagandang Android phone na, wala pa rin talaga. So, nung simula na nagsa-social media na ako, kailangan for business, wala akong choice kundi ito. Eh, ba't nila pinagmamalaki yung ganda ng camera nila? Maganda siya. Basta wag mo i-upload sa social media. Pero gusto mo pa-develop mo. Hindi ko alam. Pakita pero, mo sa tropa mo. Ganun. Yeah. Maganda. Pero ako, zoom pero mo ako, pang ganyan. Kahit ganun yung, kasi wala, yung pangalan talaga meron ako eh. Yung pala yung pera ko, yung pala yung budget ko, yung pala yung camera ko. Basta in-upload ko. Sabi sa akin, Dok, parang wrong grammar ka ata. Ay, doon, in-upload ko na. Dok, parang, wala, basta in-upload ko na. Basta in-upload ko na. Basta alok ako yun. Yun nga, maganda rin yung ganung mentality. Basta i-upload mo na. Minsan, Tol, yun nga, pag masyadong pa-perfect ka, babagal tuloy. Oh. Diba, no, tol, no? Perfection kills progress talaga. Kumbaga kung ano sa abot na makakaya mo, basta consistent mo siyang magagawa, mas mabisa kaysa pinaperfect mo na pinaperfect, pero ang tagal mo naman magkaroon ng output. Na minsan nag-away kami ni Ace, Nook, ang pangit ng ano mo sa page kasi English kaya nga haba-haba. Ah! Sure bull na yan. Diyan nga ako naging milyonaro eh. Palang pa yung una ko, vibes. Naging milyonaro eh. Yung, yeah, proud. Naiingit talaga ako sa akin. Tumawag pa rin si Ace sa akin na may problema. Oo, nag-away kami noon. Tumawag si Ace sa akin, Kuy, ang hirap kausap ni Nino. Parang matanda kausap talaga. Parang gano'n. Parang ako maugusap ng matanda. 1985. Nag-away din kami niya ni Manok eh. Bakit naman? Nag-away din kami niya kasi dati magkasama kami. Gusto niya ratatat. Tangina, Nook. Teka lang naman. Nag-away talaga kami, Koy. Kaso siya. Tangina, araw-araw shoot, araw-araw edit. Gusto niya kasi i-shoot ngayong gabi. Pinakitaan ko kasi si Manok. Sige, Nook. Oh, mayabang ako eh. Editan kita, 5 minutes, tapos na commercial. Sabi ko, putang ina mo. Sa cellphone. Ay, nandun, galing mo to eh. Tapos gusto niya, gabi-gabi, Koy. Gabi-gabi, nagagalit pa sa akin. Ano na, tagal mo? Hindi ko pala gets yung way niya. Ah, hindi pa. Pero nung lately ko na gets na, tangina na ito ni Manok. Pero nagyabang ba kasi?
ano na na? Nagyabang ka eh. Na, na 5 minutes. Siya eh, sabi mo eh. Oo nga, tapos ano ang pangalan niya? Ano ang pangalan niya nagyabang? Sino ba? Sino ba? Sino ba? Ituy! Attitude na attitude eh. Oh, attitude nga. Doon kami nagaway ni Manok. Lulubog lilitaw yung sipag ni Budoy nun eh. Sabi ko, Tuy, nasa gitna na ako ng gigil ko, Tuy. Okay. Pwede bukas ko eh. So umabot din ako doon sa... Doon ako nag-break nung. Nag-break? Hindi naman. Oshie! Issue yan. Issue yan, bro. Talong lang yan. Oh, wala. Weird na mga ways ng paggana kasi minsan pag tinitinan ako mag-caption si Manok, minsan napapakahamot din talaga ako. Dekoy, minsan nilaalam ako ng oras. Nox, sigurado ko pa sa caption mo. Wrong grammar. Effective naman ko. Effective naman eh. Tapos, yung pag-edit ko pa, tang ina, grabe. Ano ko yung kanta ni Koy? Para na, na-play ko na. Tinapos ko na ata buong album ni Koy. Lahat na luma na kasi ako nagpa-pop up ng mga lumang kanta niya. Pero effective. Ayun. Tingin ko effective kasi crowd niya yung nanonood. Yeah, audience. Sus, napalaki niya yung crowd niya. Nakapareho niya mag-isip, kapareho ng trip. Walang pakialam sa caption. Most likely, magkakaugali. Ganun naman, di ba? Yung fans mo, yung crowd mo, most likely. Parang match kayo, magkaugali kayo, pareho kayo. Totoo naman. Napalaki niyo yung community ng mga ganun. Yeah. Community ng mga ninong chicken mind din, di ba? Yung bulol, yung ito. Oh, di ba? Parang ganun. Oh, nakarelate siya, di ba? Kaya sinasabi ko na sobrang dami ng tao sa mundo, tol. Meron at merong makaka-relate sa'yo, di ba? Sino bang mas marami? Yung wrong grammar o tama grammar? O nga, no. Sino? May mga section nang talaga. Mas marami nga yung hindi. O nga, no. Sama-sama sila, di ba? O nga, no. Parang sabi sa akin ng tatay ko na parang may nagkaibigan siya na sabi sa kanya, mahihain kasi ako, hindi ako makapag-usap ng mga tao. Sabi ng tatay ko sa kanya, marami naman ding mahihain eh. Mas marami. Eh di sila yung kausapin mo rin. Grupo kayo, mahiya kayong magkakasama. At least may kasama. Mahihain kayo lahat. Mas marami nga mahihain eh. Sobrang daming tao sa mundo to. Oh, exactly. Kaya gumagana pa rin yung ano niya. Kumbaga ano eh, yung program ng Daily Flight program niyo, itong link, bahala na kayo kung masikaso dyan. Ako hindi. No. Talagang, bibili ka. Small, medium, large, and sell. Yun. Uh-huh. Kaya sabi ko, i-cater ko na lahat. Ito. Tapos, ultimo shipping o lalamove, ako na. Mm-hmm. Ako na. Kaya pala mabagal iba nagbebente. Sir, meet up tayo Thursday pa. Hala, Thursday pa. Oh, tol, dati rin nung panahon, yung mga panahon na yung unang daily flight din, di ba? Ipunin mo yung orders. Yung napapansin natin sa ibang nagbibenta din ng mga kung ano-ano. Yeah. Ang tagal ng proseso nga nila. Parang maarte kasi yung artist na magbibenta eh. Friday pa siya pwede makipag-meet up. Ganun. Monday pa siya. Kasi nga, tol, hindi sila negosyante talaga. Artist sila ba? Di ba? So, kaya nung nag-daily flight na kami nila Pudong, inano namin, business attack namin. Hindi tayo pwede nag-iinarte tayong artist dito. Oh. Kailangan boom, ngayon na, reply ngayon na, sino na sa LBC yan, let's go, bam, ganun. Ako nasa isip ko lagi yun, na as much as possible, mapaliit ko yung boundaries and efforts between me and my money. Mm-hmm. Okay. Okay, so ang pera ko pang gagalingan sa kliyente. So paano ko mapapaikli yung proseso na yun na makuha ko na yung pera at mabigay ko na yung produkto? Kung papahabain mo ng papahabain yun, ang daming pwedeng mangyari in between. Sumakit siya niya, kailangan niya umuwi ng probinsya, na-delay yung pera niya. Cancel. Eh kung nung moment na sinabi niyang gusto niya yan, binigay mo na, tapos na yung usapan, move on. Money! User. So, ang saya nga nung araw na yun, yung mga ganyan pasimula pala yung mga ano dito sa Pilipinas, no? Ang sayang ano siya eh. Ganun program. Pero ilan lang naniniwala nun? Wala, tol. Medyo mahirap pa. Mas mahirap talaga dati, no, tol, no? Yung, tama ba? Ako, paniniwala ako talaga. Mahirap palagi eh. Kasi nung panahon na yun, kaya ganun. Kasi walang couriers. Kaya mapipilitan ka sa ganun diskarte. Pero madali pa rin yung compared sa ibang diskarte. So basically, same lang eh. Any time period para sa akin, parang kanya-kanyang pros and cons sa era na to. Parang ganun. Ako lang ka nagpapanggap na rider eh. Ah, sige po, papa-deliver ko na. Wait lang, contact ko ni rider ko. Rider ko, ako na rin yun. Fix na yun. Natakbuhin talaga kita. Wala talaga. Biriin mo mga 50 o 16 damit. Ubus ko talaga yun. Akin lahat ng lalamove shipping. Lahat talaga. Sabi ko, takin na panis. Panis talaga, oy.
Oo, oh, kailangan mo itawid talaga. Inong COVID, ganun din. Nag-deliver din ako eh. Ay, wala talaga COVID. House to house. Kasi nga, nag-shutdown lahat ng couriers. Mm. Eh, ayoko itigil. Lahat tumigil eh. Lahat tumigil magbenta kasi hindi nila ma-ship out. Yeah, so, ang ginawa ko, ako mismo, nagda-drive ako. Kasi may mask na kasama yung package. So, nakakalusot naman ako sa checkpoints. May taga-singil ako ng pera, taga-bigay, ganyan. So, tuloy-tuloy for a month or two ata yun. Ako mismo yung nagde-deliver. Kaya kayong buong topic lang, kailangan talaga pag sinimula mo, kailangan talaga tapusin mo. Hindi yung puro intro ka lang. Exactly. Tatagap mo lang ng order. Tapos, chat kita ba? Thursday ko i-meet up sa'yo. Hala, tagal pa noon. Dati pa nga o, nung ano, yung simula-simula talaga natin, dong, di ba? Parang yung mga ibang nagko-clothing dati, Frank, walang nakikipag-meet up doon dati ng alas 3 ng madaling araw. Wala, wala. May oras lang. Eh kami nila po doon. Tsaka mall din, di ba? Mall? Kahit anong oras, alas 3, gising. May mga video akong ganun, ginigising ko yung mga ibang runners namin. Gising, may meet up doon sa kanto. Tapos, hindi na mag-guess na ganun. Gising, boom, gising. Kain natin, alas 3 ng madaling araw. Tayo lang gumagawa na ganun dati. No? Alas 3, meet up. Alas 4, sige. Pasko, kunwari 31, putukan, may bibili. Bibili pa rin. Di ba walang celebration talaga ng Christmas and New Year noon? Tsaka na yan, sabi ko, basta ganyan. Kaya nagkakainan lahat. Ang daming bumibili diba sa meetup natin nun sa gas station sa labas. Wow, banat ng banat talaga. Tsaka na mag-celebrate. No? Putain ang yan. Pero saya nung mga araw na yun. O, break muna tayo. Break muna tayo. Break. Pare, huwag mo nang bagalan. Get it done. On the way sa pera, dapat mong sundan. Kasi saan ka pupunta, pataas lang tamang way. Bumagastos ka, ako pumapaldo pag holiday. Nasa akin ang supply hangga't meron pang demand. Mga runner ko naghihintay lang ng aking kuman. Isang tawag lang sa Okay, game. Question time. And we're back. Tanong muna. Let's go. Hindi, wala. Nandiyan na. Okay na, ano? Round 2. Alright. Dito ay sa mga tanong ulit. Tanong to ni Albert Salamanis. Malambot ka ba sa sarili mong pamilya? Eh. Sino ako? Tayong lahat. Malambot ka ba sa sarili mong... O, simula mo, Koy. Anong tanong, nigga? Malambot ka ba sa sarili mong pamilya? Malambot? Simula mo, Koy. Malambot. Kasi minsan yun ang problema ng ibang... karamihan yun, Koy. Karamihan. Kasi yung culture natin, di ba, mapamilya masyado. Family-oriented. Yep. Minsan yung pagkaganon ng Pinoy, dun, yun yung nakakabagal sa kanila eh. Yep. Pero hindi ko naman sinasabi na parang maging kupal ka sa pamilya mo at muna silang pansinin ng... Basta pero merong... May boundaries. Ayun, may limitations. May boundaries siya na kailangan mong gawin. Hanggang doon lang. Na hindi ganong ma-perfect ng... Sa bagay sa dati, Tol, sa two joints, yan ang mga unang, isa sa unang kailangan malampasan ng mga sumasali sa atin. Yeah. Diba? Totoo. Isa talaga yan eh. Yun ang pan-testing natin. Sige nga, kung makakapasok to sa circle natin, kaya mo bang hindi pa kayanggan yung nanay mo, pamilya mo, o ano man. Kasi yung pinakaunang hadlang talaga eh. Dali totoo yung discarte natin dati, walang nakakaintindi sa atin. Mismo yung pamilya natin, hindi makakaintindi, diba? Mm. So kung hindi mo kayang... hindi mo kayang banggain yung mga sabi ng mga kapamilya mo, paano mo mababangga yung sabi ng buong mundo ngayon? Oh, yeah. Diba? Tama yun, tama. Eh, yung salita ng nanay mo, ang bigat talaga nun eh, no? Sobra. May isip mo buong araw tuloy, no? Kaya nga, Koy, pagka kinaya mo na hindi ka na naapektuhan sa nanay mo, ano pa yung ibang tao? Practice na din sa'yo. Diba? Yun na yun. Kasi yung talk shit ni nanay ng umaga hanggang gabi, maaalala mo yun pag hindi ka pasanay, no? Totoo po. Sisira yung araw mo. Hindi ka makadiscarte buong araw. Galit si nanay. So, malambot ka sa pamilya mo? Nung una siguro, yung medyo Pinoy-Pinoy pa ako. Pero nung na... Amerikano ka na ngayon ko eh. Tumagal na, kailangan ko ng... Tas, maiintindihan din naman nila bandang huli yun sa tingin ko. Gets. Pag hindi naiintindihan ng pamilya mo yun, wala. Tanga sila siguro, no? Parang iba yung level niyo. Basta may ganun siguro. Mayroon siguro talagang hindi makakaintindi hanggang kaduluduluhan. Mayroon naman makakaintindi. Ikaw, malambot ka ba sa pamilya mo, Doy? Ako? Hindi. Hindi. Susumbong kita, sige. Hindi. Alam ni Manok yan, si Manok nga minsan nagagalit sa akin. May limitasyon pa rin dati. Oh, may limitasyon. Pero ngayon talaga, alam na ni Mama ko. Yeah. Nanonood nanay ko eh. Yeah. Lahat ng podcast natin pinapanood niya. Na shout out kay Mama ni Mama. Kahit anong gawin ko, tiwala na siya sa akin. May tiwala na si Ermat. Parang wala na siya. That's minsan it. Nga, ako na yung nanenermon ba?
Yung parang, ito na kasi gagawin nyo. Pinagpipilitan nyo pa yan. Tingnan nyo, nagre-reklamo kayo ng problema sa akin. Yeah, yeah. Diba? Parang ganun na ngayon ako kausapin ng nanay ko. Parang pabiro na nagmumurahan, parang ganun. Goy. Pero sa maayos na way ba? Maayos na way, tama rin yun. Kailangan mo lang lampasan din talaga yun. No? Talaga, but dati, Frank, tumatawag ka rin sa akin. Minsan, tatanong ka about sa relatives na ano. Oh, like, pag may manghihingi or mag-utang utang or something, like, tinatanong ko. Anong take mo dun? Sabi ko, ay, Koy, parang ganun. Mm. Sabi ko sa kanya. Oh, paano. Hindi, parang sabi ko sa kanya, Frank, kasi binranding mo rin yata yung sarili mo na umpisa pa lang na no, magbibigay ka. Ikaw! Makinigin ko talaga siya. Eh, kasi ako, ang ginawa ko dati pa lang, kilala ako ng mga kamag-anak ko na ako yung pinakamahina sa school, pinakawalang pera. Yeah. So, hindi na nila ako, sanay na silang hindi tatakbo sa akin ba? So, pag maganda, simulan nyo mo ng gano'n na, hindi, wala akong pera. Wala akong alam dyan. Hindi, wala akong pera. Simulan mo na yung branding mo na gano'n, hindi ka na lalapitan ng mga yun. Pero pag umpisa pala, nagbigay ka na, hala, tuloy-tuloy na yan, nagbigay ka na eh, di ba? No? Hindi, ako si walang pera, ako si bobo, ako si walang diskarte, ako yan, wala akong yun. Ganun. Pero ginawa ko nun, parang ginagawa ko siya as reward usually. Like, kung nakikita ko naman maayos yung ginagawa niya. Pero malamang hindi maayos yung ginagawa niya, kaya nanghihingi nga siya ng pera, di ba? Pero like, halimbawa, may uutang sa akin, tapos sabi niya, pantatayo niya ng business, whatever. Okay, sige. Depende rin. Basta last na bigay ko na to, ha. Malagoy mo na lang kung nabahala. Sabihin mong last na bigay na. Oo, kasi parang lagi ko rin naiisip yung teach them how to fish, eh. Masakit sa loob na hindi mo siya bigyan ng isda kahit gutom siya. Yeah. Pero mas gusto ko yung longevity na matututunan niya kahit papaano na. Matuto ka mamingwit ng isda mo sa sarili. Mabuhay ka mag-isa, di ba? Ikaw lang bigay ng feed sa nila. Oo. Kasi naman yung wit. Lalo na ngayon, parang napatunayan ko na sa kanila na pag nagsipag ka naman talaga, kaya mo eh. Yeah. Diba? Lalo ko naiintindihan ngayon na hindi pala talaga dapat nagbibigay. Kasi kung ako mismo, ginanon ako ng magulang ko na binibigyan ako ng binibigyan ng extra palagi. Malamang di ako ganito kagutom eh. Totoo. Diba? Maputi lang ako. Mahala ako rich kid. Tinatawag na rich kid. Pero tipid na tipid talaga magulang. Isa ako sa pinakamaliit na baon ever since lumalaki ako. Like, pag may lakad, ako yung walang pera sa grupo. Alam mo yun? Ganun. Ganun ako pinalaki. Wala kang extra cash. Tuloy mo lang. May binibulong daw. Ano pa si Ives? Ano pa daw si Ives? Si Ives. Sino mo naman yun? Bakit? Usapang kunat daw. Sabi ni Malo. Usapang ano? Si Ives. Usapang kunat daw. Unat? Kunat. Kunat. Sabi bumulong si Malok, Ives. Sabi niya, ano pa si Ives? Kaya sabihin mo sa Mike. Sa pangunan. Hindi, tanong muna natin si Ives kung malambot siya sa pamilya. Sinunong muna. Sige, Ives. Hindi, si Ives. Hindi, go. Ako muna, Lokma. Ikaw. Ako na muna? Sige. Kung usapang malambot sa pamilya, naging hindi, tinigisan ko na yung puso ko sa pamilya ko nung sinimulan ko na yung negosyo. Kasi may hingi ng hingi eh. Hingi ng hingi. Kaya problema dito. Tiniis ko yun ng isang taon bago ko magbigay. Talagang sobrang nagwawala na sila. Tipong, ano? Paray ka porma? De, wala akong pera, wala. Pamayad ko rin, wala akong pera. Talagang lahat. Behind the scene ng buhay ko, nasaksiyan yun. Talagang nagdamot talaga ako. Mm-hmm. Pero yung talagang alam kong meron na at oras na, yoy, pagyayaban ko sa'yo, ginising ko talaga nanay ko. Ma, gising ka na ma. Bakit? Mayaman na tayo. Sarap. At higit sa lahat, sinabi ko at pagyayabang ko, Ma, for the rest of your life, sagot ko na lahat ng expenses mo, kuryente, tubig, ako na. Tapos na. Yun talaga sinabi ko. Pero kung nagsisimula ka pa lang sa negosyo mo, tapos bigla, kaya nga sabi niya, ang baba lang na kinikita ko, hingi pa ng asawa ko. Eh, kailangan talaga tigasan yung puso mo. Kumaga, kailangan talaga mamanage mo paano humawak talaga ng pera. Totoo kasi hindi mo mapapalaki yun eh. Yeah. Pag hindi mo naman talaga kaya magbigay, pero bigay ka ng bigay. Paano mo mapapalaki yun? Yun nga yung sinasabi ko tuloy. Pag unahin mo munang tulungan yung iba, balang araw mahirapan kang tulungan sila. Oh, yeah. Pero pati sarili mo, hindi mo naman matulungan. At hindi mo naman tulungan sarili mo. Pero unahin mo munang tulungan sarili mo, yes. Easy na lang tulungan sila sa future. At ito na, sabihin sa'yo, damot mo naman talaga. No, pwede wala eh. Pero alam mo sa akin, hindi naman nalang ako nasasabihan madamot. Usually ah. Talagang wala akong narinig ganun kasi nagbibigay ako ng knowledge eh. Nasa hood talaga ako eh. Okay. Kumbaga, hindi kita bigyan ng pera ngayon, pero like, kakausapin kita, mabibigyan kita ng knowledge. Yeah. Millions halaga nito. Okay. Kumbaga, anong sitwasyon mo ngayon o ano pa, tailor-made pa para sa'yo yung kung gagawin ko.
Tapos isang turo sa akin ng tatay ko, pag may nanghihingi sa iyo iho or something na uutang ganyan, bigyan mo siya ng mission. Last chance niya bago niya makuha yung ano. Last chance parang ganoon. Oh, bigyan mo siya ng mission, oh, like example, oh, gawin mo to para sa akin. Yeah, bigyan kita ng trabaho para magkapera ka. Tapos hindi niya ginawa. Ah, manghihingi lang talaga to habang buhay. Kaya nga yung mga OFW. Pero pag ginawa niya, gusto talaga niyang umasenso. Yeah. So bigyan mo siya ng mission, siya na mismo aalis sa buhay mo pag di niya magawa yun eh. Gets. Ang kapal naman na mukha niya, manghihingi pa siya, hindi niya nga nagawa yung mission. Automatic na yun. Kumbaga, exactly. Gets mo na yun. Di ko nagawa yung mission, ba't hihingi pa ako? Out na. Diba? Last hit niya na talaga. Bigyan mo siya ng mission, parang ganun. Bigyan mo siya ng mission, iho. Matitesting mo ang tao. Kumbaga, binigyan mo na nga ng pamingwit. Gusto ba niyang tulungan sarili niya o ayaw niya? Oo, binigyan mo na siya ng pamingwit, ayaw mo pa rin. Ano yun, binigyan mo ng 100K, anong ginawa? Bumili ng sapatos, bumili ng ref. Binigyan ka 100,000, bumili ng sapatos, bumili ng ref. Akala ba negosyo yan? Rabbis cut pa, no? So sabi ko, so okay, alas mo na yan. Hindi ako nagkulang sa'yo, hindi ako nagsisayo. Tapos by the end of the day, damot mo talaga. Damot ka naman, oo talaga. Binibigyan kita ng knowledge, naka-vlog na, naka-podcast na, ayaw pa rin maniwala. So, di na kita masisisi no, kung hanggang saan ka lang din talaga. Yun lang talaga. Kaya sa mga nagsisimula, kailangan nyo talaga maging matigas sa puso, sa pamilya nyo. Kung gusto mo talaga ma-manage, sabihin mo lagi, dinadaing mo lagi sa bulong mo sa sarili mo, ito lang kinikita ko eh. Ito lang kinikita. Di mag-time, mag-manage ka na talaga ng pera. Isa pa nakikita kong positive na effect nun kapag nire-reject mo sila, yung rejection na yun, yung energy nila na nakukuha sa rejection, dun sila napapakilos eh, lalo. Kasi halimbawa, nabigay mo lang nang hingi lang siya ng isang chat, nakuha na niya, edi masasanay siya, ganito lang pala, madali gumawa ng pera eh. Mukhang madali lang pala ito. Diba? Dali lang pala, chat ka lang oh, o makapag-chat pa nga ng iba dyan. Yeah. Hindi siya natuto dahil sa'yo. Eh kung nireject mo siya, maging creative ka, gumawa ka ng ibang paraan. Tsaka malalaman mo kung nangungutang talaga o may sense yung perang hinihingi. Ako, nabibigay ako. Alam ko talaga kung talagang saan nagagamitin yung pera. Kung pangnenegosyo niya o pambabayad niya lang. Pero kung pambayad ng kuryente, kung anumang kadramahan mo, wala po akong pera. Yan lang. Ako mas na, hindi ko ganong nararanasan yan sa mga relatives ko, pero mas sa mga kaibigan. Yun, medyo mahirap din yun eh, para sa isang Pinoy na tanggihan ng kaibigan, di ba? Kasi ano nga best tayo friend. Yun, kaya mas naiintindihan ko yung mga sinasabi. Pero sa mga kaibigan ko, mas nararanasan yun. Ikaw ba dong? Pamilya, kaibigan? Wala kang ganyang problema. Wow, ang ganda ng setup ng buhay mo. Iba talaga. Yan ang pagka-setup. Yo, in-escape nyo si Ives eh. Ay, puta. Kaibigan ko yan. Ives, malambot ka ba sa pamilya mo? Yes. Ay, sagot ay. Hindi nga ako, hindi parang ang pakiramdam ko ngayon, hindi ko masagot eh, parang napapaminmag lang ako. Parang pero ang mga nagpa-pop out sa utak ko ah, na mga parang keyword ganyan. Parang ano eh, life siya tuloy, tapos parang dahil sa life nagiging ice cold ka, ganyan, nagiging cold. Palamig siya ng palamig eh. Tapos, so yun, pag titignan ko yung sa akin, sa experience ko, parang, syempre, lumaki nga tayo na yung sinasabi nyo, yung oriented tayo sa family, ganyan. So, ganyan nga pinalaki. Tapos, tatalino ka, may knowledge ka matututunan, i-apply mo ngayon. Sa mga sagot nyo din, sa negosyo man, or whatever na fofokusan nung tao, gaya ko, ganun. So parang magle-less time ka sa family mo kung yun yung topic, di ba? Para siyang lalamig eh. Tapos, ang mindfuck dito, tol, na bilang nandito ako sa Tujun sa nakikinig-kinig ako minsan. Di siyempre, natuto ko na high school gen shit. Nakikinig minsan. Minsan lang. Minsan lang makinig. Siyempre, yung mga daming nangyayari ko yun, di ba? Go. So, meron yung time na nakikinig ako sa isang bisita ni Bugoy Nakoy-Koy. Na-mindfuck ako ulit na syempre ang dami ng knowledge and shit, high school and shit, ang dami ng fuck. Tapos, nung nakikinig ako ng ganyan, na-mindfuck ako sa sinabi niya na simulan ay yung tinanong, si Frank nagtatanong nun eh. Okay. Kaya ako nakikinig, tangina fuck, tinatanong ni Frank to. Nakikinig ako, sabi ko. Okay. Sabi nung bisita, sabi niya, sabi kasi ni Frank, nag-aano ka ba sa long term?
long business mo, ganun. Ano? Nagplaplano ka ba sa long-term business? Tinanong nung bisita si Frank. Hindi, tinanong ni Frank yung bisita. Ah, tinanong ni Frank yung bisita about sa long-term business. Long-term business. Ah, okay, okay. Ang sagot niya, hindi. Kasi yung dami pwedeng mangyari eh. Pero, sabi niya, kung sasagutin ko yung tanong mo, Frank, parang ganun yung dating. Ang long-term kong plinaplano is family. Nagbibuild ako sa lugar, isa-isang lugar. Kunyari, trip ko ng tumira. Okay, gets. Magbibuild ako ng family. Yun ang long-term ko. Kasi family yun eh. Parang doon ako magsisimula tapos lalaki na kami. Parang ako nagbibuild ng empire. Parang ganun yung pagkaintindi ko sa sagot niya. So parang na-mindfuck ako ulit na mag-start sa loob. Loob. Oo, kasi parang lesson ko dati yun nung bata ako nung nag-shop ako. Naalala mo nung may milk tea ka. Tapos nag-shop ako. Parang ang vibe ko nun, fuck, parang mali ako. Sabi ko, nagsimula ako agad sa labas. Wala nga akong maayos na kwarto eh. Nagigets mo? Parang na-check ko yung sarili ko na, tangina, dapat magsimula ako lagi sa loob. Dapat malinis muna yung loob ko bago ako lumabas. Gets. So, na-mindfuck ako ulit nung narinig ko yun sa bisita mo, tol. Deep. Okay. Every time na mag-isa ako, tangina, fuck. O, yun. Ewan ko eh, kaya hindi ko para siyang masagot. Parang yun na yung sinasabi niya. Deep. Yun. Deep, son. Okay. Hindi niya nasagot. Okay. So malambot ka ba sa pamilya mo? Hindi niya nasagot eh. Oo nga eh. So tayo napunta sa kwarto. Next question, Goy. Next question. Siguro on process. Kami tanongin ni D2P. On process siya. On process. Alright. Laging wala. Alright. Ikaw, Frank, meron ka ba dyan? Ano ba? Sa akin? Ha? Bakit hindi na umabot dito yung tanong? Ano ba? O, sagutin mo dito, P. Okay, go. Ah, dito, P. Sige. Ano ba yung tanong? Malambot ka ba sa pamilya mo? No. Kasi ako nga yung taong wala lagi. Kahit meron, wala. Kaibigan man o pamilya, wala. No. Wala lagi. Wala ako niyan. Okay. Huwag niyo ongguluhin dito. Ang tanong mo, bro. Ongguluhin. Okay. Sino magtatanong sa inyo yung dalawa ko eh? Sige. Doon tayo sa mga boring ulit na muna, ano. Ikaw nag-screenshot na ito, Frank, eh, oh. So, ikaw sumagot na ito. Tanong to ni Unhandy. What is a waste of money according to you? Ikaw nag-screenshot na ito. Anong waste of money according to you? Anything na hindi ako magiging better o walang returns. Yeah. Yun yung waste of money para sa akin. Tulad ng, hindi ako makaisip. Sugal. Na ginagawa. Oh, pwede. Sugal. Be sure. Hindi sure yung returns eh. May returns pa rin, pero hindi tayo sure. Kung manalo ka, parang si D2P, nanalo siya nung nag-casino, di ba? May returns siya. Diba? Pero hindi masyadong sure. So, yun, isa yun. Okay. Para sa akin, isa yun. Something like that. Na hindi ako magiging better o walang returns na sure na makukuha. Waste of money. Ikaw, Kika, anong waste of money para sa'yo? Waste of money. Uh-oh. Parang ako, waste of time din yun tol eh. Yeah! Targets mo. Waste of time. Waste of time. Nag-waste of time ka. Time is money. Parang ganun eh. Yeah. So parang, kunyari gumastos ka. O sige, hindi ko na-explain. Ayaw na nalang. Lalaliman ko pa sana pre. Lalaliman ko pa sana eh. Okay. Move on. Move on. Next na. Kill na yun. Damn. Si parang laging lasing to si MC. Sinapos yun. Tumatayo-tayo. Pero gusto ko yan. Parang nakatatong soju na agad. Alam, nakaapat na soju na. Christmas ngayon. Yeah. Hindi ka nakainom, di ba? Hindi. All natural. Kaya lang energy doon. Kaya lang energy. Kaya inyo inalo po ice press kayo mag-ulit, di ba? Let's go. Pero nahawa ning low agent energy mo, napunta kay Dudu ngayon. Siya yung nag-lower. Pinasa mo. Ako mamangangandyo ngayon. Oh. Energy. Sabihin mo testing, na energy. Testing. Alam nga ni Dudong na hindi ba to isang daan eh, no? Di ba, Dong? intro pa lang. Ano yung mga babae? Testing. May kinuha sa labas. Pare, huwag mo nang bagalan. Get it done. On the way sa pera, dapat mong sundan. Kasi saan ka pupunta, pataas lang tamang way. Bumagastos ka, ako pumapaldo pag holiday. Nasa akin ang supply, hangga't meron pang demand. Mga runner ko, naghihintay lang ng aking command. Isang tawag lang sa
And we're back. Round 3 na to. Naputol kasi yung kanina eh. Bigla eh. So, ito na ang karugtong. Ano kami? Technical difficulties. Yeah, technical difficulties. Okay, tanong na agad tayo. Tanong ni J-Trick. Kailangan ko ba maging mayabang or maging humble na lang? Same. Ako sa tingin ko gitna. Yeah. Pinakamagandang timpla sa lahat. Yep. Yin at saka yang. Masyado kang mayabang. Kupal ka na nun. Masyado kang humble, mapak-apakan ka ngayon. So, yeah. Lalagi mo sa gitna yun. Yep. Lahat gitna eh. No? Find your balance, bro. Lahat talaga gitna. Kahit nga sa looks eh. Kailangan gitna eh. Pag masyado kang killer tignan, hindi maganda yun. Yeah. Mm-hmm. Masyado kang nerdy tignan, hindi rin maganda yun. So, igigitna mo. So mukha kang killer na nerd na may pagka... Yeah. Gitna daw siya. Hindi ibig sabihin yung positioning ah. Hindi positioning. Positioning eh. Kiniklear ko lang. Oh, so agree sa lahat yung dinara. Agree. Gitna kami lahat. Agree. Okay. Nasa gitna lang, di ako nag-agree dun. Okay, tanong ni... May number sa pangalan. Briar. Mm-hmm. Ewan ko. May boyfriend siya pero gusto niya pa rin maging down sa akin. What actions I need to do? Ha? May boyfriend siya. Pero gusto niya maging down sa akin. So, babae yan, Goy, di ba? Hindi. Lalaki nagtatanong na ito. Gusto maging down ng babae sa kanya. May boyfriend. Okay. No. So, lalaki yan nagtatanong. Oh, lalaki. May boyfriend siya. Gusto maging down ng babae sa akin. Tingin ko hindi gusto maging down ng babae sa akin. Kasi may boyfriend pa siya. Pero siguro... Hindi niya pa masasabing down yan. Pag sinabing iwan mo yung boyfriend mo, dun mo pa lang masasabing down sa yung babae. Hindi, una nga, ang mas down pa tol, hindi mo nasasabing iwan mo yung boyfriend mo. Oo, na magkukusan loob na siya. Oo, pag talagang binray ka niya para sa'yo, yun ang mas may mataas na level na... Sa tingin ko, nasagot mo yung tanong niya ko. Okay. Okay. Next tanong niya. Next one. Next tayo. Okay. Next tayo. Past question. 2 questions gagasagot. Okay. Teka. Okay, ito. Totoo bang kapag mayaman... tanong ni ano to? Sino yan? May number sa pangalan? K.O.DuckBlue. Kodak.blue, okay. Kodak.blue. Totoo bang kapag mayaman ka na, madali na lang para sa'yo kunin ang isang babae? Oh. No. Because? Bakit? Sino sasagot? Siguro kung babayaran mo lang... Depende, anong kuha gusto mo eh. Okay, gets. Mas madali. Kung pleasure lang. Kung babayaran mo lang. Oo, talaga. Okay. Okay. May pera ka ni. Madali lang yun. Okay, how about yung love and loyalty ng babae? Ay, hindi mo mabibili yun. Doon ang didismaya yung mga ibang yung mayaman eh. Pag mayaman na sila, iniisip nila na makukuha nila yun. Pagdating nila doon, wala pala. Parang, ba't walang love and loyalty? Yaman-yaman ko na. Mm-hmm. Milyonaryo na ako. Mahirap siya. So, tingin ko yung mga lalaking kaya nila nung mayaman sila kahit na wala silang pera, kaya rin nila eh. Ulit nga. Bawa, kaya mong kumuha talaga ng babae. Yeah. Whether mayaman ka o mahirap ka. Yeah. Kahit ano, no? Nang love and loyalty. Nai-intensify lang pag yung mayaman ka. Mm-hmm. Mas madali or mas madami. Or yung, both. Yung mga nagsasabi nga ng ganun comment na, may pera ka lang kaya may mga babae ka eh. Sa tingin ko, hindi pa kasi sila nagkakapera kaya hindi nila gets eh. Yeah. Kung nagka-pera na kayo, yun yung malalaman na hindi talaga yun ang hindi nabibili ang love and loyalty ng babae. Sinasabi nga nila, body, diba? Nabibili, body. Pero pag may pera ka lang. Uh-huh. Eh, gawin mo ka nga ng pera din. Oo nga, no? Alam nila yung solusyon. Gumawa no? Ka kayo. Oh, so, agree lahat doon? Yeah. Agree lahat. Agree. Okay, ito. Ko, tanong ni Tantado. Tantado talaga to. Ha? Ito yun? Okay, good. Koy, pain technique o game para mas magustuhan ka ng babae sa chat pa lang? Sa tingin ko, mag-message ka kay Ari Goldguindo. Yun, yaman on the way. Yeah. Pasok sila. Makakuha siya ng technique dun, tol. Marami technique. Gamitin mo yung word na hassle, i-message mo si Ari Goldguindo. Okay. Sa kanya, yaman on the way. Diretso na yun. Oh. Bakit nila i-message si Ari Goldguindo? Para makakuha ng maraming technique. Yeah. Bakit si Ari Goldguindo? Para makapasok kayo sa 2 joints exclusive. Okay. Yun. Pero bigyan natin ng pre-technique niyang, Oy. Okay. Ano yung tanong ko? May alam ka? Sino sasagot? Ako? Ako na ba? Ako ulit? Okay, paying technique o game para mas magustuhan ka ng babae sa chat pa lang. Ang mas magandang, sa mas madali na ito. Kasi ano yan eh, sino ba ang nag-chat-chat? Ngayon, depende yan eh, di ba? Astig ba yung nag-chat o hindi?
Mm-hmm. Yeah. So doon magdedepende yung reply ng babae niya. So maganda pa astigin mo na lang din yung sarili mo. Mm-hmm. Para pa nag-chat ka, mas madali ngayon. Para mas mahirap kang tanggihan ngayon para sa isang babae ba? 'Di ba parang yeah. Kasi iba, hindi ko reply to, fine. Kaya pag baka nag-chat ka, naka-private ka pala. Paano makita yung problem? Pwede rin yun, no? Huwag kang mag-private. totoo yun. Huwag kang mag-private. Diba? Or pangit yung mga pictures mo. Mm. At magpa-blue check ka para talagang pansinin ka. Blue check, magandang ano rin yun. Pero kung wala kang blue check, basta pag tinignan yung profile mo, dapat mapapakita mo doon na... Life. Yeah. Kagusto-gusto ka. Kagusto-gusto ka ba? Hindi sa looks, ha? Kumbaga parang kung ikaw yung babae, parang masarap sumama sa lalaki to. Yeah. Ah. O parang mysterious to. Ano kaya itong, ano, di ba? Parang ganun. Fun. Yeah. Pwede rin yun. Fun. Okay. Cool. Cool. O kaya punta ka sa, ano ko, sa profile ko yun. Kaya mo yun. At chat by laki ka. Yeah. Oh, next question, agree na lahat eh. Agree. Alright. 4-0. Alright. Masa na ba yung iba? Pakamot ako din. Ilan na ba tayo? Maaga pa. Tangin na. Apat na. Ano ah? Fourth quarter. Special eh. Christmas edition eh. Okay, sige. Medyo ano tayo? Medyo pwedeng sumiryoso rin ata ito eh. Tanong ni 1740 Hero. Paano daw ma-handle ang issue o chismis tungkol sa'yo? Damn. Yan, medyo sumeryoso yun. Oo, sasagot niya na. Oh, sige. Huwag mong i-handle. Explain further. Wala, alam mo naman kung, alam mo sa sarili mo kung totoo o hindi yung chismis eh. So, kadalasan naman pag salitang chismis, hindi totoo yan eh, kuya. Chismis nga eh. Naysayer. So, paano pag sobrang daming naniniwala? Huwag ka pa rin maapektuhan. Alam mo naman ikaw totoo. Sige. Go. Siguro gawin mo na lang pera yung chismis sa'yo. Pwede din yan. Makakitaan mo na lang yung chismis sa'yo. Pwede din yan. Huwag ka malugmok, gawin kong pera to. Yeah. Diba? Good answer. Good answer. Agree ako. Agree ako dun. Agree lahat. Si Ives yata hindi. Anong si Ives, paano mo i-handle ang chismis tungkol sa'yo? Ginawa ko na ang pera nun eh. Ginawa ko na yun eh. Ay, kiss ko sa'yo. Totoo daw yun ah. Totoo ang chismis. Yeah. Hindi, totoo yun. Kesa magdrama ka nga na magdrama, maipagsalpuo ka pa sa mga kagalong-galong ganun. Magkaperahan mo lang. I-switch mo na lang. I-twist mo na lang yung senaryo na magkakapera ka dun. Money. Yeah. Money. Adlib ni Manok. Next question. Next question na tayo? Oh. So wala ka na yung sabihin tayo doon? Wala ba? Wala na kaya. Di ako nininervyos sa talong ngayon eh. Ha? Di ako nininervyos sa mga talong ngayon. Hindi nininervyos? Wala. Okay. Sino seryoso nga niyo? Okay, bigyan mo si Mark ng seryoso. Huwag lang, Matt. Okay, hindi. Medyo seryoso. Mahaba pa yung oras na. Okay. Tanong ni Mac Kurameng. Paano ba makuha ang respeto ng ibang tao? Sasagot ako dyan. Di mo makailangan eh. Depende kung habol na rin, fame. Mm-hmm. Respeto. Sige, medyo malayo. Testingin ko ha. Sa mga gusto lagi mag-OG, siga-siga sa mga hood. Respeto na yan. Tumakbo ang kagawad o kapitan. Gusto ko respeto talaga eh. Man, payamanin mo sarili mo. Yung mga OG sa hood namin na ilang taon lang mga siga-siga sa lugar namin. Respeto na yan. Tama yun. Di respeto. Saan respeto? Sa social media o sa totoong buhay? Yan ang tanong ko dyan eh. Tingin ko isang way, respetuhin mo rin yung sarili mo. Yeah. Oh! Tama, no? Kasi paano ko re-respetuhin? Iba ako, di ba? One point. So anong ibig mo sabihin ng respetuhin ng sarili, Frank? Explain further. Yeah. Una, respetuhin mo yung sarili mo na dapat maayos ka itsura. Kasi looks, yung unang... Hygiene. Paano nila mai-interpret kung sino kay? Anong difference? Halimbawa, bagong ligo yung, balik tayo sa makaluma. Uh-huh. Bagong ligo yung king, tsaka bagong ligo yung slave. Yeah, okay. Pareho silang malinis, bagong shave and everything. Mm-hmm. Paano mo malalaman doon kung sino yung king at tsaka yung slave? Yeah, yun yan. Sasuot lang nila, di ba? Looks, ah. Uh-huh. Suot nila. Oh, dun. Tama.
Pag mataas tingin mo sa sarili mo, nirerespeto mo yung sarili mo. Pag tingin mo nga sa salamin, tapos mukha kang bagong gising na kapambay, tapos kaya mong lumabas, hindi mo nirerespeto sa sarili mo pala. Nakaporontong. Di ba? Kasi kaya mong magpakita sa tao na okay lang sa'yo, na bababa yung respeto nila sa'yo. Alam mo, nakita mo sa salamin. Di ba? So most likely, respetuhin mo muna yung sarili mo. Una, looks, tapos the way you speak. Yeah. Kasi doon na pangalawa na kanila i-judge pag bumuka na yung bibig mo. Kahit maayos yung itsura mo, pero pag buka ng bibig mo sa blay, squatting. Diba? Wala. Bababa. Bababa yun, ng bababa yung respeto nila sa'yo. So, yun lagi nakakasalamuha mong tao rin. Kung gaano ka maipagkapwa tao. Yeah. So, the way you look, the way you speak. Sa tingin ko, gagawin mo, yun nga yung respect sa sarili mo, basically gagawin mong paborito yung sarili mo. Yeah. Baga sa lahat, sa buong mundo, ang pinakapaborito mong tao yung sarili mo ngayon. So yun, pagdating sa forma pa lang, kung hindi mo binibisa na maayos yung sarili mo, hindi mo paborito yung sarili mo, di ba? Hindi mo spoiled yung sarili mo. Tama. Dapat, pati sa choice pa lang din ng pagkain tuloy. Kung baga, let's say kung puro shit food yung kinakain mo, puro junk foods, hindi mo yata nirespeto yung sarili mo. Parang wala kang pakialam sa sarili mo. Well, pinapatay mo lang yung sarili mo. Sisig. Lahat eh. Ang dami. Pati sa group, sa mga pagpili din ng friends. Yeah. Kaya lagi kang kahangout may mga loser friends. Yeah. Right. Yan ba ang gusto mong maging friends? Like, hindi mo ba bibigyan na mas maayos na friends yung sarili mo? Hindi mo ba iaangat? Yeah. Pagdating rin sa babae, kaya dinidisrespect ka ng babae. Okay lang ba sa'yo na ma-disrespect ka ng babae o maghahanap ka ng babae hindi magdi-disrespect sa'yo? Right. Diba? So may mga, yun ang point ko, gawin mong paborito yung sarili mo, spoil din mo yung sarili mo dahil unang-una, yun lang pinakakampi mo rin sa lahat eh. Mm-hmm. Diba? Yun yung money machine mo eh. Yun yung money machine siya eh. Diba? Yun ang gagawa ng pera sa'yo eh. Ako ginagawa ko, tinitignan ko yung mga taong sa tingin kong karespe-respeto. Paano ko malalaman? Marami rin dumirespeto sa kanya. Okay. Tapos inaaral ko ngayon paano siya magsalita, paano siya manamit, paano siya kumausap ng mga tao. Usually politicians nga. Diba sila, so yun, usually pag mga matataas na figures, yun, inaaral ko yung vibe nila, paano sila magsalita. How they talk. Oh, yun talaga, paano magsalita. Usually after na nung looks, pag na-okay mo na yung looks. Kasi pag hindi okay yung looks department, kahit anong galing mo magsalita. Oh, halimbawa, nakapampulubi ka, tapos nagkaganyan-ganyan. Wala nang makikinig sa'yo, hindi nila seryosohin, di ba? So kailangan combo talaga eh. Maayos yung looks mo, tapos the way you speak. So yun, para mas tataas yung respeto sa'yo ng mga tao. Yeah. Kailangan marunong ka rin magbigay ng respect. Hindi naman pwedeng respeto lang din sa sarili mo. When you show people respect, nahihiya silang bastusin ka, napansin ko eh. Diba? Pag pinakitaan mo siya ng respeto, halimbawa, tinawag mo siyang sir, parang mahihiya siyang hindi ka rin tawaging sir eh. So okay, how you view the world or how you treat the world, babalik din talaga siya sa'yo eh. Diba? Yeah. So kung nire-respeto mo yung mula gasoline boy hanggang pinakamataas na kakilala mo, same treatment ka sa kanila kasi full of respect. Ganon din sila lahat sa'yo, basically. Mm-hmm. Parang ganon yung pakiramdam ko eh. Mm-hmm. Like, hindi ko inaayon yung respeto ko masyado sa estado ng tao. Parang ganon. Tsaka kailangan mo rin siguro ng confidence sa sarili mo. Mm-hmm. Exactly. Siyempre. Kasi kunyari, halimbawa, ito ah. Ka-level mo naman siya ng estado sa buhay. Pero yung confidence mo mas mababa sa kanya. Parang doon hindi ka nire-respect. Parang siyang ewan ko, diba? By nature, tol, kung wala kang confidence, tol, automatic hindi ka nire-respect ng ibang tao. By nature siya eh. Parang yun nga explanation ko yung tol, pag yung aso dumaan sa isang street na punong-puno ng aso, tapos yung asong yun, dumaan siya na natatakot siya, kinakabahan siya, lalo siyang ginugulpi ng ibang aso. Bulihin siya. Pero pag dumaan siya na taas noon, hindi siya nangungupal naman, like confident lang siyang ganun, hindi siya pinapakialaman ng mga aso. Or tatahol lang pero hindi talaga sumusugod. Pero Koy, yung nagtanong na yan is yung paano nga rerespetuhin. Kung binubuli naman siya sa lugar niya, sa mga friends niya, masasabi ko dyan, hindi, yung friends niya, hindi yan para sa'yo. Huwag mong ipihit siya, huwag ka na maipagtropahan dyan. Hindi ka nirespeto. Sa bagay, may ganun sitwasyon din. Yung ibang tao, hindi mo napipiliting respetuhin ka. Oh. Pwede yung ibang tao, hindi nga lang talaga nila nakikita yung Pero minsan sa akin, parang mas effective na ipakita mo sa lahat nung babastos sa'yo na hindi ka pwedeng bastusin. Yeah. Pwede rin. Ang bisa talaga, ilang beses ko naranasan na sampulan mo kasi. Uh-huh. Sampulan mo kasi na hindi ka pwedeng bastusin. Pag di ka pwedeng nakawan, hindi ka pwedeng ganitohin, hindi ka pwedeng ganyan. Pag nasampulan mo sila. Pakita mo yung bad side mo. No? Tapos naman usually like mas tataas na yung respect nila sa'yo kahit papano. Diba? So paano ang ways mo para ipakitang
Like, sinasakal ni Frank. Ako, nagpa-fire ako on the spot pag may... Like, yun. May about hindi, pa rin mga ginawa. About hindi employees? Well, so far, hindi ko pa naman na-experience na mabastos. So, hindi ko pa alam kung... Hindi, kahit hindi ba nabastos. Parang, sa tingin mo lang disrespectful siya. Ganun. Hindi niya... Yun, kaya hindi niya nire-respect yung time mo, hindi niya respect yung ano mo. Ako, diretso ako pag ganun. Like, diretso ako na... Oh, for example, may hater ako na na-meet in real life. Yeah. Parang sinabi ko sa kanya, kinakamayan niya ako eh. Like, sabi ko, ikaw yung nag-hate sa Facebook eh. Ikaw yun ah. Oh, ba't kita kakamayan? O, nagulat sila. Like, straight to the point. Like, you know, parang... I address it pag... Okay. Pag ganun, ayoko nang hindi ko pinapakita. Parang ganun. Mm-hmm. Para at least alam nila, may boundaries din kung ganyan kang tao, hindi pwedeng pakisamahan ka ng maayos ng mga tao. Uh-huh. Para sa akin, learning din yun sa'yo. Eh. Parang ganun ko siya tignan. Aparte ako ngayon ng learning mo. Mm-hmm. Kailangan mo matuto. Tsaka ano, sa mga possible na papunta pa lang sa kensa o sa mga teenage life, kagaya ng isang anak ko, yung mga tinotropa mo na, kung di talaga para sa'yo yan, hayaan mo na sila. Parang kayo, pinili ko rin para sa akin. Eh, hindi nga talaga sila para sa akin eh. Nasa squatter area ako sa mga tropa, sa mga hood ko. Eh yun talaga yung pamumuhay nila. Ano nga gawin ko? Hindi talaga kami compatible eh. So kung pipilitin ko na maging kami, eh lagyan mo na ng boundaries. Tapos huwag ka na mag-iwan ng negativity sa kanila. Kumbaga, yun na, ayusin mo ang sarili mo. Higit sa lahat din, kumuha ka ng para sa'yo na tropahan na talagang mas lalong i-build up din yung pagkatao mo. Para sa akin. For sure. Talagang respeto talaga. For sure. Shout out sa More Than Ink Podcast. For sure. Yo, Boots! Yeah! Ano, right, next question. Okay, ito, para sa mga... Nadagdagan ko sana yun, pero hindi na. Oh, sige! Hindi. Hahamuni mo ng sparring yan. Sa tingin ko, para maging ka-respeto ka rin, para mag-create ka rin ng takot eh. Parang... kailangan rin nila matakot sa iyo eh. Hindi lang yung parang kailangan nila irespetuhin. Pwede rin. Minsan kasi 'di ba nirerespeto, syempre nakakatakot, unfuckable 'yan. Pwede rin. Okay. 'Di ba? Marami rin iba't ibang klase ng takot na pwede mong ano eh, pwedeng hindi physical na takot, pwede rin. Yung takot nila na mawawala ka sa buhay nila. Yep. Yeah. Parang ganun. Yun. Oo. Kupal ka, pag ako nawala sa buhay mo, iyak ka na yun. Magsisisi ka na yun. Hindi mo na makakausap. Takot na ganun. Pwede rin ganun. Takot na... Pwede rin yung physical. Oh. Yeah. Okay din yun. Diba? Pagiging bad guy tayo ganun. Oh, bad church guy tayo. Oh. Amen. Alright. Okay, tanong ulit to ni Tantado. Siya ulit? Okay. Tantado talaga yun. Okay. Paano maging real man sa first date of first meet-up nyo ng babae? Okay. So basically, anong gagawin mo sa first date? Paano ka umasta? Paano maging lalaki sa first meet-up nyo ng babae? Bakit? Bago ba kayo mag-date, di ka real man? Huh? Gay. Ibig sabihin nito, kasi maraming hindi marunong sa first date eh. Maraming di... Parang ang tanong niya ko, paano magpaalalaki? Basta anong gagawin mo sa first date? Oo, ano ang bitawan ng first date? Oh, siyempre, kabado ka doon, ano man. Ano ba? Be confidence pa rin. Ha? Confidence. Ganun pa rin. Kasi dong, sino gusto mong anuhin dong? Si Ives, sasagot. Baba na, siya yung bumaba energy. Bumaba energy, ano ba yan? Is mas special to. Damn, son. Hindi, ano lang yan. Check. Heat check. Okay, anong sagot mo doon, Ives? Anong gagawin mo sa first date? So, mga nangyayari sa akin lately, ang ginagawa ko ay... anong tawag dito? Go. Drinks, tapos that, ano... kakausapin ko siya, i-interviewin ko. Bakit kagawanan ko eh? Hindi, natawa lang ako. Okay. Yan, drinks. Tapos kakausapin ko siya kung ano man ang mga dapat kong itanong. Kung good ba siya o hindi. Okay. Ganun ang ginagawa ko sa first date. So screening. Unang date niyo may alak agad, ganun? Hindi.
Ano mo, drinks? Drinks, pwede na, yun lang ba ang drinks? Okay, okay, okay. Diba? So, kahit milk tea. Ganun nga din pag-chat tol eh. Ganun nga din pag-chat eh. Ano? Pag sinasabi kong drinks, dun ko din na-check tuloy pag, ano to, alak ba masyado yung utak mo? Diba? Kaya gusto ko din yung drinks eh. Okay. Anong drinks, parang, anong drinks iniinom mo? Parang ganun. Or minsan, hindi nga kung ano yun eh, ginagamit ko yung emoticon pa rin. Yeah. Diba? Anong ginagamit? Gets. Tapos yun. Alright. Yun. Okay, ito sa first date nyo, pumunta nung inyong babae kung sa'kin pupunta, sa'kin magkikita. Ako? Ako pa rin yan? Hindi. In general. Kaya sinasagot ko, sinasagot ko siya. Okay. Sinasagot ko siya. Tantado ka ba? Hindi kasi wala kasi akong ano eh, wala akong earphones. Tantado ka ata eh. Sinasagot ko siya. Okay. Hindi, safe lang. So, basically, mag-lead ka sa unang pagkikita nyo. Yeah. Okay, dito tayo kakain. Okay, dito, gantong oras na yung magkita. Yes, ayan. Kasi as a lalaki, ikaw dat talaga mag-lead. Oh, so bago pa nga lang kayo mag-date, ganun pa lang. Di ba yung iba, ang tatanungin nila iba, pwede ka ba sa Thursday? Mm-hmm. Yeah. Mas maganda yung Thursday, 5 p.m, McDo. On point. Sa gantong kanto. On point. Yeah. Doon mo rin malalaman kung gusto ka ba ng babae kirain. Yeah. Di ba? Yeah. So, ngayon, pagdating doon, pag nagkita na kayo, pag nakita na kayo, ganito yung mentality na dapat niyong i-implement. Kadalasan ng mga lalaki sa first date, ang iniisip nila, kailangan mapa-impress ko tong babaeng to. Bago pa nga lang sila dumating sa date, iniisip nila kung anong sasabihin nila sa babae. Yep. Anong sabihin ko? Ganyan pa ako. Nire-rehearse pa yun. Wala nga silang plano eh. Paano ko patatawanin to? Mga ganyan-ganyan. Hindi, babalik na rin mo. Dapat yung vibe mo doon, kailangan ma-impress ako sa babaeng to. Yep. Paano ako i-impress ng babae? Iibahin mo siya. Pag iniba mo siya ng ganun, iba rin yung aura mo. Iba yung energy mo, di ba? Iba rin yung confidence yung mo sa sarili mo. Oh, kasi kadalasan, yung mga lalaki tol, pag pumunta sila ng date, feeling nila, i-interviewin sila. Yeah. Baliktad. Ikaw ang mong i-interview. De, lagi kasing ganun, di ba? Pag sa trabaho, babae nag-i-interview. Mag-a-apply nga ako kasi, di ba, tinatak sa utak ng Pinoy. Kaya yung ano, saan nila to eh. Tsaka testa rin siguro yun na ano, na pag unang babae ang nasunod, dun, kunyari, saan tayo kakain, yung babae na kaagad. Pag naging kayo ng babae na yun, long term kayong siya lagi masusunod. Kung anong, paano mo inumpisahan? Paano mo inumpisahan, ganun mangyayari. Pag ikaw na experience mo yan, tol. Dati siguro. Okay. Oo. Tanong ko lang. Pero tingin ko wag lang nilang i-overdo. Kasi minsan, sa tingin ko, yung mga nakikinig sa atin, like, bigla nilang i-adapt yung style na yan. Uh-oh. Pero dictator version, hindi fun and light. Hindi nila nagigits yung energy, di ba? So, kailangan explain pa natin mas mabuti na ang energy is light and fun. Mm-hmm. Pero, alam mo yung gusto mo. Mm-hmm. Hindi demanding manipulative sad boy shit. Hindi diktador. Di ba? Nagiging manipulative sad boy shit sila na parang mayabang. Eh. Kailangan masunod ako. Yeah. Kailangan ganito. Hindi. Light and fun pa rin yung vibe. Pero alam mo lang kung saan ka pupunta. Alam mo yung gusto mo. Tapos isasama mo siya basically. Parang ganun. Ito. Tapos keep it cool. Keep it na the way na gentlemanly ka pa rin. Yung vibe mo, marespeto ka pa rin. Alam mo yun, gentleman ka pa rin. Kasi iba biglang parang chest out na ano, warrior ang dating. Eh. Di ba? Nagiging ganun yung pagkakaintindi nila sa maging ano ka, man ka. Parang warrior ang dating. Kaya nga doon tayo babalik ulit sa ano eh. Gitna lang. Gitna lang. Gitna lang. Pipili ka lang ng sitwasyon kung kailan mo i-apply yung pagiging man mo talaga na maangas ka. At pipili ka rin ng times na light and fun ka lang. Basically, gentle na diktador. Oh, parang ganoon. Diba? Parang ganoon. Exactly. Dominate her at the right moments, 'di ba? Dominate her at the right moments magkasama, hindi all the time parang ganoon. Funny at maangas pa rin 'di ba? Funny at maangas. 'Yon, funny at maangas. 'Yun ang magandang combo doon, eh. Funny at maangas, 'di ba? Isa pang technique, pwede maging medyo mysterious ka kasi yung iba gusto ang goal nila pag makikipag-date, ikwento yung sarili nila. Eh. Totoo. Kasi nga parang sila yung nag-audition eh. Kasi papa-impressin nga nila yung babae, yung akala nila eh. No? So ako to, mapera, ako yung ganito, marami akong ginagawa, hindi. Mahirap yun eh, kasi hindi niya naman siya interesado talaga sa kukwento mo masyado unless siya na yung nagtatanong. Abangan mo magtanong siya, tapos iba to mo ulit sa kanya. Ang alamin mo talaga yung kwento niya. Tsaka
kada may mga ka-date to mga babae, sobrang sanay, sobrang ilang beses na nila nakita yung lalaking ganun na yung lalaki yung nagpapa-impress, nagkukwento, antokin yung babae nun eh. Oh, like isa na namang nagpapa-impress silang, para mabembang ako. Oh, bila sila may maka-date na lalaki na sila yung nagkukwento, ngayon yung babae yung nagkukwento. Kumbaga, exactly. Parang interesado yung lalaki, ganun. Yun. Favorite topic nila yung sarili nila eh. Yun yung pinakakabisado niya eh. Kahit naman lalaki, sino bang topic kabisado nyo? Pinaka. Sarili nyo eh. So, yeah, mo siya magkwento, hindi kayo mabubusan. Laging problema ng lalaki, di ba? Hindi ko alam yung sasabihin ko. Oh. Eh, paano ikaw yung salita ng salita eh? Kaya yung magsalita yung babae, di ba? Hindi no problema yan. Diba? Tama. Just ask the right questions. Yun nga, dapat bago ka dumating sa date, imbis na isipin mo na ano kaya yung sabihin ko, dapat ang vibe mo, yung babae dapat ang problema niyan kung anong sabihin niya. Kasi makikita niya ako eh. Yep. So, ngayon, magpapasok ngayon yung ano yung tingin mo ngayon sa sarili mo ngayon. Pag mababa yung tingin mo sa sarili mo ngayon, ganun ka mag-isip papunta sa date na parang ano kayo sabihin ko? Wala. Pero pag mataas yung tingin mo sa sarili mo, siya man problema nun. Exactly. Astig yung makikita niya ngayon eh. Tsaka hindi mo na kailangan siya, magsalita. Oo, kumbaga ngayon lang siya may makakadate ng isang katulad ko. Ganun dapat yung vibes. Pero dapat tol, totoo rin. Yun, yun yung mahalaga dun. Totoo ganun, dapat totoong G ka din. Hindi ka lang panggap ka lang na, exactly. Na G na ganun, di ba? So totoo din. At isa pang napapansin ko, sa pag-upo kayo sa, kuyari, kakain kayo or anuman, di ba kadalasan doon mo papaupuin yung babae sa malambot na side? Oh, malupit na game to. Di ba? Oh, malupit na game. Kaya di ba, doon papaupuin doon sa malambot at ikaw doon sa upuan? Sa pangal. Hindi, baliktad. Dapat, parang 90% na nagde-dates nakikita. Totoo, ganun, no? Kaya, be gentle, di ba? Di ko maintindihan bakit ganun yung posisyon niya. Dapat yung lalaki dito sa malambot na kaupo at babae dito. Kasi dapat ikaw yung nasa... Protector key. Pader pa. Pader ba dito? Pader. Nakikita mo dapat. Kasi dapat nakikita mo yung paligid eh. Kasi kung ikaw nakatalikod sa paligid, di mo alam kung sino yung paano mapaprotektahan yung... Nag-ahayos sa paligid. Tsaka mas dominant na position talaga yung pag dito ka nakaupo sa may pader na area. Yeah. Yep, yep. Yung babae nakatalikod, nakaharap lang siya sa'yo. Ngayon, ang nangyari, nakafocus lang siya sa'yo. Yeah, so yep, wala siyang ibang nakikita kundi ikaw. Diba? Yeah. Tapos doon ka talaga dapat. Sa tingin nila hindi gentleman yun. Hindi, tol. Mas dominant na ano yun. Tsaka unang-una, ikaw magbabaya dun. Ako dito ako sa malambot upo. Mm-hmm. Diba? Alright. Dailyflightglobal.com Pare, huwag mo nang bagalan. Get it done. On the way sa pera, dapat mong sundan. Kasi saan ka pupunta, pataas lang tamang way. Bumagastos ka, ako pumapaldo pag holiday. Nasa akin ang supply hanggat meron pang demand. Mga runner ko naghihintay lang ng aking kumand. Isang tawag lang sa